Maganda araw po sa inyo, Ma'am Rosaline. Kamusta po kayo after po kayong maere sa aming programa nung nakaraan? Medyo okay po ng bahagya. Bali po, unti-unting nagkakaroon ng solusyon po yung naging problema ko po. Ito po bang si Sir Richard ay nakipag-usap po sa inyo? Simula po nung matapos kaming umere po sa Taffy Toolpoint Action, hindi pa po kami nag-usap about po sa sitwasyon. Ano pong balita niyo sa kanya? Hindi ko na po alam kasi po di na po kami nag-uusap or nagsasama. Gaano na po ba kayo katagal na magkarelasyon ni Sir Richard? Halos mag 8 months po. Simula po nung last year na nag-live-in partner po kami. Paano po kayo nagkakilala? Na-meet ko po siya sa bar po. Kasi po yung sa naging work ko po niya as a group dancer po. May time po na nagkakaroon ng away dahil din po sa ako yung nagpo-provide nung time na yon. Nagkakaroon po kami ng away dahil po sa hindi rin po siya nakakatulong sa akin. So ngayon po ay buntis po kayo. Ilang months na po ba yung pinagdadala niyo na baby? Halos 6 months na po this month. Legit po na kanya po yung babying dinadala ko. 100% po. Ano po ba yung dahilan kung bakit po kayo naghiwalay ng inyong ex-live-in partner? Yung dahilan po kasi ma'am, yun nga po dahil po sa ako po yung nagpo-provide sa amin. Tsaka po rin yung time na nagkasakitan po kami. At dahil po sa nakakutob din po kasi ako na meron third party involved. Kaya nag-decide na rin po talaga ako na iwan ko po siya. Nung matapos po nun, nung nagkasakitan kami, after po mapablatter, nag-alsabalutan po siya, hanggang ngayon po, hindi na rin po kami talaga nag-uusap kasi blina ko na rin po siya. Ma'am, paano nyo po nakakayanan yung sitwasyong nyo ngayon, lalo na kayo na lang po mag-isa habang nagbubuntis po? Yung father ko po, kapatid ko, tsaka po minsan yung anak ko pong panganay, pagka nasa siya po ni tita, nag-aambagan po sila para po kahit papano may maibigay po sa akin pang gastos para po makasurvive. Tapos meron din po ako na kapitbahay po namin na pagka may pagkain po siya, sinishare blessing po niya yung pagkain niya para po makakain din po ako. Sobrang hirap din po nung dinadanas ko kasi nga po, wala rin po kasi akong work, wala rin po akong source of income. Siyempre po, nakaka-stress din po na which is bawal po sa akin na ma-stress dahil maselan po yung pagbubuntis ko. Yun po, fate na lang din po kay Papa God na harinawa makaraos po, ganun po. Ano po yung natutunan nyo dito? Huwag po basta-bastang magtiwala or makipagrelasyon lang ng ganun-ganun. Dapat po alamin po lahat ng background para po maging aware po, para po hindi po maulit na po yung mangyayari ng ganito. Sa ngayon po, ano po ba yung gusto nyo pong mangyari para po dito sa problem nyo kay Sir Richard? Pakatatay po siya sa baby, tapos po magkaroon po siya ng obligasyon po hanggang sa yung baby mapanganak ko po, hanggang sa lumaki po, suportahan po niya. Yun po, magpakatatay po siya sa mga naging anak din po niya para po maging maayos po ang lahat. Ganun po. Ganito po, ma'am. Tutulungan po namin kayo para po maobliga natin si Sir Richard na magbigay po ng suporta po habang kayo ay nagbubuntis. At pupunta po tayo ng barangay para po makagawa tayo ng kasunduan. And after po ninyong manganak, ay sasamahan naman po namin kayo para po magkaroon ng DNA testing. Para mapatunayan din natin na talagang si Sir Richard po yung ama at maobliga siya na magbigay ng sustento para po kay baby. Okay po? Richard Mojica, matuto kang magpakatatay sa mga anak, lalo na sa baby ko. Kasi may na-involve na bata lalo na yung baby ko. Matuto kang mag-provide. So sa inyo sir, anong sa palagay nyo po yung sustento na maibibigay nyo kay ma'am? Ibibigay po ako siguro monthly 5K. Actually ma'am, kung for example nagkulang po, pwede po ba akong tingin ng dagdag? Kasi this month ang dami ko pong kailangan. Siguro ma'am, yung 5K sapat naman na yun habang nabubuntis ka pa lang. And then another na naman po tayo kasunduan pag nailabas po kasi marami na po tayo dyan magagastos hanggang pag laki niya o hanggang pag-aaral. This month po kasi ma'am, kailangan ko pa po kasi bumili ng gamit ng baby. Kasi 6 months na po eh. Tsaka po meron pa po akong laboratory test. Hindi ko po masasagot dahil ngayon po wala pa po talaga akong work. Pero on sa 5K po,
magagawa ko naman po ng paraan. Kung sa laboratory siguro, kung total marigina lang siya, yung tita ko may sariling laboratory yun, dyan siya mag-ano, papakiusap ko lang para walang bayad. Sa clinic po. Clinic po, dyan sa may Roma Rosa. Ano po ma'am, kasi kahit naman po pa-silent-silent siya ma'am, sa totoo lang ma'am. Minsan po pag kumikita po siya, di naman po sa pag-ano, nalalaan po kasi minsan yung pera sa pagsusugal niya. Yun po. Minsan doon po napupunta. So, paano po yung panganganak nyo, ma'am? Kasi panigurado, iyon ang medyo malaki yung magiging bill. Sa ano lang naman po? Sa Fabelia naman po. Doon po sa lugar po nung father ko. Opo. Baka po kontakin na lang din po siya ng father ko or nung kapatid ko po. Sir, willing ka ba na kasi panigurado yung 5,000, hindi pa enough yun kapag nanganak na talaga siya. So, sa hospital bills pa lang. So, paano po yung magiging sistema nyo? Total 3 months pa naman. Magkatabi na lang din ako para dun. Yun na lang siguro po. So, hahatian mo siya sa panganganak? Kung ano yung maibibigay mo? Opo. Okay, sa iyan. Pakisan na lang po ako kasi... Opo. Basta po ano, para sa baby. Maging maayos po lahat. Okay po dun. Wala na ba kayong chance na magkabalikan? Wala na po. Wala na po. Grabing kayang binigay sa akin yan. Eh sana inayos mo yung ginawa mo para hindi tayo mabot sa ganitong punto. Binigyan pa kita ng 2 months para mag-decide ako na ikaw yung alam mo yun. September, October, binigyan pa kita ng 2 buwan. September 27, tinex pa kita na may pangangailangan ako sa bata. Hinahamon mo ako eh. Nasabi mo, sige mag-demanda ka para magkaalaman tayo. Ginanon mo ko. Hindi pwedeng ora mismo. Mga bagay tayong nagpa-problema, sinusolusyon ako. Gusto mo lahat. One click. Hindi, umalis ka kagad. Nung nasaktan mo ako, umalis ka. Nag-asabalutan ka. Yung regarding po dun sa napag-usapan natin sa ere po, na after po ng panganganak nyo, siguro mga after 1 month or 2 months, kung kailan pwede nang ipamakuha na ng sample si baby, ipapapaternity test po natin para in-assure naman ng program po namin na if ever na hindi talaga si Sir Richard ang tatay, ibabalik natin yung mga nagastos niya. Kasi ma'am, this month po may kailangan ako eh. Laboratory po, mga gamit po ng baby ko. So, ito po this month, kasi, dapat po ngayon magbigay na po siya ngayon. Kasi kailangan katapusan. Ko po ng panggastos eh. This month po. Kaya this month gamit naman, ng baby. Kaya katapusan naman yung sinabi ko. Mag-antay pa ako Richard ko. Magnanakaw ako, ganun. Wala naman ako sinabi magnakaw ko eh. Kaya nga, hindi mo mapwede obligahin kasi. Sinabi ko na magbibigay ako. Pero hindi naman ako pwede gumawa. Ko ngayon this month? Kung may trabaho ako ngayon, nakabigay na sa'yo. Kaso wala akong trabaho. Kaya nga sabi ko, sa katapusan, magbibigay ako. Hindi nga kasi po pwede kasi check up ko po sa Fabelia. So which is dapat po, napagawa ko na po yung laboratory ko. Yung sa laboratory mo, anytime pwede ka doon kay tita. Pupunta ako doon. Anong gagamitin kong pamasahe? Pangkain, pangganito. Hindi pa naman lumalabas yung bata. Hindi, Richard. Pag 6 months, nire-ready ang gamit ng baby kasi may nanganganak ng 7 months. Kung meron hawak. May nanganganak ng 7 months. Kung may hawak, walang kaya problema. Kaya kailangan, by 6 months, na pregnant ka, naka-ready na yung gamit ng bata. Sir, baka pwede kang magbigay ng kalahati para sa katapusan ulit yung kalahati para may magamit naman si ma'am. Totoo po, wala po talaga ako ngayon. Kaya ngayon, kung ano lang yung napag-usapan, yun na lang. Huwag mo akong i-pressure. Hindi kita pinipressure. Hindi kita pinipressure. Kasi ako, kasi marunong kung, naman ako makontento eh. Ang akin lang, umayos ka, ayusin mo. Contento. Kasi may babying ano eh. Hindi ka marunong nangailangan eh. Kung baka, makontento ka, wala ka nang hahanapin. Ma'am, baka sakaling ano, meron kang... ipaluwal mo na hangga basta pagdating wala ng na, katapusan mami, kasi... talagang ano yun natin siyang na makuha yung 5K para mabigay ganun na lang ma'am para kasi yung tayo naman na nanay eh, kailangan naman natin mag-share doon sa baby hindi lang para siya yes ma'am lagi naman ako naman po mula noon na nag live-in partner kami ako naman po lagi sumasagot so baka pwede mo lagi naman po ako noon hindi kasi po pwede na kung ano yung maisip mo, yun ang gagawin niya. Hindi, Richard. Inuobliga kita dahil may obligasyon okay, ka. Okay na. Gano'n naman ako ah. Obligasyon mo yung anak ko. Dahil anak mo talaga to. Kailangan kasi niya magsulat dito na yun yung lagi niyang pagbibigay every katapusan ng end of the month. Kailangan yun, sir, natuparin niyo po ha. Kasi kung hindi, paakyat na lang natin kung hindi sila magkakasundo, ma'am. Pwede naman eh. Sa non-support. Yes, ma'am. Ganun na lang po. Kakasuhan ng non-support. Ganun na lang po. Kasi nakakaramdam talaga ako na wala po. Para kasi doon na lang sa kahit tigayin ko yan ako po. Kung magkano talaga maibibigay niya. Yung antayin ko na lang po. Tapos pagka hindi, na hindi po nag-ano, packet ko na lang po. Kasi, ganun na lang po. Ako po si Richard Mujica na nangangako na magbigay ng 5,000 sa tuwing katapusan ng buwan ng hanggang makapanganak si Rosaline at tutulong sa gasto sa panganganak. Willing po ako magpa-DNA po sa tinakdang araw.
Kapag hindi na po siya tumupad, itataas ko po ang kaso sa korte at maghihintay po ako ng hanggang sa manganak para po sa DNA test. Sana magpa-amature siya ng isip. Huwag niya sanang gawin yung ginawa niya sa akin sa ibang makakarelasyon niya. Alam kong walang lalaking tatagal sa ganung pinapakita mo. Magpakatatay ka sa lahat na naging anak mo. Kasi yung batang dinadala ko, dugot laman mo yun. Dinidinay mo. Baka dumating yung panahon na isumpa ka ng anak ko. Sa inyong dalawa, ang maipapayo ko, sana maging maayos kayong dalawa. Huwag idadamay yung bata kasi paglaki nun baka... kung ano yung nakikita sa inyo, gagayahin din nila. Pagkayari po ng panganganak nyo, Ma'am Rosaline, ay iimbitahan ulit natin si Sir Richard para naman po sa paternity test po na gagawin natin. Malinaw po? Malinaw. Okay. So on behalf of Sir Raffy Tulfo po, maraming salamat po, Ma'am, sa inyong kagarang pag-aksyon dito po sa kanilang problema. Sir Raffy, thank you po pala dahil nagkaroon po kami ng kasunduan ni Richard Mojica na magsustento po sa baby ko. At pag nanganak po ako, antayin po namin yung DNA test po. Thank you po, sir. Marami pong salamat. Raffy Tulfo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan, dahil merong Raffy Tulfo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tultukan, gagawa ng paraan pa siya ang yung